Hello everyone! It's me again, Mirza Laktob. So ngayon, ang tatalakayin naman natin ngayon is tungkol sa the birth of the church. Dito yung nag-umpisa yung church. Kaya, bago ang lahat, let us pray. Lord Jesus, thank you for your word. Thank you for your wisdom. Thank you for your anointing, O Lord God. Lord, anoint us, O Lord Jesus. In Jesus' name, I pray. Amen. So dito yung nagsimula yung church. On the day of Pentecost. So just prior to Jesus' ascension, Jesus told the disciples, alam natin ito na ang ating Panginoon nagsabi sa disciples na to begin their ministry, hindi muna sila magbegin sa kanilang ministry o mag-preach a gospel, but to wait in the city of Jerusalem na ibibigay yung promise ng ating Panginoon, ito yung baptism of Holy Ghost. Dahil nung nasa earth pa ang ating Panginoon, wala pa silang baptism sa Holy Ghost dahil hindi pa nag-glorified ang ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoon, before His ascension, nag-promise siya na ibibigay niya ito. Kaya ang mga disciples, including the mother of Jesus, earthly mother of Jesus, nandoon sila sa upper room, naghintay sila hanggang ibigay ng ating Panginoon yung baptism of the Holy Ghost, yung i-filled ng Panginoon, yung Holy Spirit sa kanila. Kasi pag wala kang Holy Ghost, mag-share ka sa gospel, no, wala din yang effect dahil walang anointing ng ating Panginoon. Pero kahit hindi ka marunong masyadong mag-explain sa salita ng Panginoon, kahit hindi ka masyadong kagaya ng iba na magandang magsalita, kung ang Panginoon ang gumalaw sa puso ng tao, kung ang Panginoon mag-anoint sa'yo, sila, ang mga tao ay gumawa ng hakbang ito na para mag-obey sa gospel ng ating Panginoon. Kaya hindi natin kailangan na maging professional pa tayo bago tayo mag-share sa gospel ng ating Panginoon. Kasi isa yan sa testimony ko sa buhay ko dahil ako nag-aaral ako ng like Bible school is theology is just like Purpose Institute about the Bible, pero honestly hindi ako masyadong marunong talaga na yung parang will verse talaga na maganda magsalita. Pero ang lagi kong dalangin sa ating Panginoon, sinasabi ko lagi nga, sana may isa lamang soul na masisave. Dahil kung may isang soul masisave sa pag-share mo sa gospel, millions of angels, thousands of angels na masaya sa langit dahil sa isang kaluluwang nasip. Dahil bawat kaluluwa natin ay precious ito sa harap ng ating Panginoon. Because God loves us kahit gaano pa kabigat yung kasalanan natin. Kaya lagi ko yung dinadalangin sa ating Panginoon na kahit isa lang man, pero sa awa ng Panginoon, binigyan niya ako ng more than one. Kaya kailangan natin na tayo ay magdasal lagi at lagi nating i-feel yung spirit ng Holy Ghost ng ating Panginoon dahil sabi pa ng Panginoon sa Acts 1:8, ito ay, and you shall receive power after that the Holy Ghost upon you and you shall be a witness. So tayo ang witness ng ating Panginoon sa ginawa niya sa ating buhay. Binago niya ang ating buhay. This is the great miracles na yung sinisave tayo ng ating Panginoon. Na dahil tayo ay makasalanan pero sinisave niya tayo. Dito yung nagumpisa yung birth of the church. So 120 katao including the mother of Jesus na gathered sila sa upper room. At saka naghintay sila sa Holy Ghost na ibibigay ng ating Panginoon. Approximately 7 to 10 days, they remained there in constant prayer and supplication. So, nag-pray sila lagi in 7 days. So, 7 to 10 days. Dahil ang promise sa Holy Ghost ng ating Panginoon according to Luke chapter 24 verse 49, and behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. So, bago sila
mag-witness, kailangan mo nang ma-receive nila ang Holy Ghost. So, baptism of Holy Ghost ay kailangan sa isang tao. Hindi lang sa tubig tayo magpabautismo. Ito yung new birth. Ito yung baptism, hindi lang sa water, kung hindi sa Holy Ghost din. So, but ye shall receive, according to Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be the witness unto both in Jerusalem and in all Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ito yung great commission ng ating Panginoon, na kailangan na maging witness tayo sa ating Panginoon kung paano niya binago yung buhay natin, kung paano niya tayo tinubos from sinners, na naging sinners tayo, nilinisan niya tayo. So, ang ginawa ng mga disciples, na gathered sila sa upper room. And kung basahin natin ang Acts chapter 1, verse 5-8, ito ay nagsasabi, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as on fire, and it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gives them utterance. So the evidence na ma-receive natin ang Holy Ghost, ito yung mag-speak ka ng other tongues, na hindi mo yan sariling salita. Kung hindi nakipag-usap ka sa Panginoon, but you talk in different language, yun ang evidence na ikaw ay nakatanggap sa na-baptize ka sa Holy Ghost, na you speak with other tongues. In Acts chapter 2 verse 3, ito ay records din, another records of supernatural event immediately following the wind. Ito yung cloven tongues like flames of fire appeared and sat upon one of them. So, of the many wonderful things that took place in upper room, the greatest miracle was the one recorded in verse 4. They were all filled with the Holy Ghost, with the Spirit, the initial sign of the baptism of the Holy Ghost was given. So, yung 120 disciples, including the mother of Jesus, na-baptized sila sa Holy Ghost, yung nasa apirom sila. Kaya dyan ang birth ng church. The disciples began to speak with other tongues, glorifying God in language they had never learned. So, makikita natin kung ang tao nag-baptize siya sa Holy Ghost. Kasi walang makabaptize, sinasabi ko na noon pa sa mga previous lesson natin, na walang makabaptize na tao sa Holy Ghost, kundi ang ating Panginoon lamang. Ang pastors o ang mga elders pwede mag-baptize sa atin sa water. Pero sa Holy Ghost, ang ating Panginoon lang ang makabaptize. Ang Holy Ghost, isa yung promise ng ating Panginoon. Kung basahin natin ang Acts chapter 2, yan ay promise na ng ating Panginoon. Sabi pa sa Acts chapter 2, Acts 2:38, nagsabi ito nga din, Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So, ang Holy Ghost, isa yung gift sa ating Panginoon. Hindi mo yan kailangang bayaran. Hindi mo na yan kailangan pa na mag-ano ka pa na yung para bang bibilhin mo. Hindi. Kasi iyan ay gift ng ating Panginoon. All we can do is accept Jesus. Obey His gospel. We do repentance and we need to be baptized in the name of Jesus, in the water, immersion of water. And we need to be baptized in the Holy Spirit. So it is a gift na sa ating Panginoon. Ang Panginoon papasok sa ating puso kung ang ating puso ay malinis. Bakit si King David lagi niyang sinasabi? Lagi niya si King David is a king already. Pero
kung magbabasa tayo sa Book of Psalms, sinasabi niya lagi sa ating Panginoon na create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Nang dahil alam ni King David na ang ating puso is deceitful. Kung ano yung nasa puso natin, lalabas at lalabas yan sa ating bibig. Hindi pwede yan umuna yan sa ating bibig. Kung hindi galing yan sa ating puso. Out of the abundance of your heart, the mouth speaketh. Ito ang sabi sa Biblia. Kaya kung ano man yung nasa puso natin, kung nagtanim tayo ng galit sa puso natin, lalabas at lalabas din yan sa bibig natin. Kung ang puso natin mas masyadong marumi, ang lalabas sa bibig natin ay yung lagi lang tayong nagco-curse sa mga tao, hindi ka pwedeng magsabi ng blessings kung ang sa puso mo ay masama. Kaya kailangan natin na i-search ang ating puso dahil ito ay dito tayo lagi nagkasala. Dahil ang ating sa mind pa lang, sa thoughts, mind, sa ating puso, sa ating salita, diyan nagkasala tayo. Kaya kailangan natin itong i-search lagi. We need to ask guidance for God to search our heart, search our life. Dahil diyan magkasala tayo. We need to ask forgiveness sa ating Panginoon every day. Kahit nasabihin mo napakabait mo, pero may mga kasalanan tayo. We need to ask God for forgiveness. Dahil kung may mga kasalanan tayo, may mga galit tayong tinatago sa ating puso, ang ating Panginoon, hindi yan pwedeng papasok. Hindi tayo pwedeng ma-feel ng Holy Spirit kung may yung puso natin ang dumi-dumi. Dahil we are the temple of God. Hindi na yung ang tabernacle, hindi na yung tabernacle dati na yung sinasamba ng mga Israelites na yung mag-build sila ng tabernacle doon sila yun ang center sa worship nila, hindi na ganun. Ang we are the tabernacle of God. Kaya ngayon is mas privileged tayo dahil anytime pwede tayong lalapit sa ating Panginoon. Anytime pwede tayong mag-ask ng forgiveness sa ating Panginoon. Ang atin lang gagawin, huwag nating patigasin ang ating puso. Papasukin natin ang ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon naghihintay sa iyo, naghihintay sa akin kung kailan natin siya lalapitan. Kaya kailangan nating ilagay ang ating Panginoon as a center sa ating pamilya, center sa ating trabaho, center sa ating mga studies, center sa lahat ng ating buhay. Dahil kung ang inilagay natin ang ating Panginoon, the center of everything, ang Panginoon, siya ang mag-glorified at ang Panginoon mag-be-bless sa atin. Hindi lang ang blessing sa material na bagay. Ang blessings hindi lang sa financial na bagay. Ang blessings na ibigay ng Panginoon, it is material, spiritual, and physical. Dahil hindi naman lahat na may pera masaya. Kaya kailangan din na tayo ay magdasal sa ating Panginoon at magtiwala sa Kanya dahil siya ang source of everything. May bibigyan niya tayo ng peace past all understanding. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat and God bless us all.